Happy New Year, Sabong Nation. Actually, ngayon ay gusto ko pong baguhin ang tema ng aking pagbibigay po ng tips. Pero ito ay magiging parang year-rounder tips na gagawin ko po. So actually, marami po nangyayari each month, no? Pero just to give you an idea, ay sisimulan ko na po ang topic ko po ngayon linggo to. At, well, just to begin with, siyempre sa January, alam naman po natin na ito ang panahon na nagkakaruputan ng egg collection and incubation. At gaya ng mga tips ko before, importante, once na gagamitin po natin ang incubator, ay importante yung linis at disinfect. At pagka nagamit natin, pagkatapos na pagkatapos, ay disinfect again. At hindi lang po yan, you have to put water all the time pagdating po doon, dahil pagka po natuyuan ng tubig ang inyong incubator, aside from maintaining the temperature, ay maaari pong magkaroon po ng crooked to. Okay, pagka February naman po, you have to remember, ito na po yung time na marami po nagbo-brood, no? So, ito po yung brooding stage ng mga manok. Siyempre, kailangan lahat ng mga brooding cages po natin, our brooders, no? Ay dapat po natin ay dinidisinfect pa rin na po natin. Napaka-importante, hygiene and sanitation. At huwag niyong kakalimutan, nagbibigay ng baby stag booster. At hindi lang po yun, give supplements like lactobacilli. Yan po ang tip natin. Ngayon, pagdating po na March, ay napaka-importante po na bago natin ilagay po yung mga manok for ranging, ay dapat piniprepare muna natin ang lupa. Doon sa pagpiprepare po ng lupa, ay dapat po naglalagay po tayo ng agricultural lime. Apog po yan, no? At hindi lang po yun, maganda rin ay na-disinfect natin mga pasilidad, pati po yung mga lalagyan nilang mga patukaan at yung kanilang tubigan, ay dapat po ay nililigay. Maganda yun, nalulubog po natin sa Clorox. Maganda pang disinfect, isa pa ho ay Microban. Ngayon po, ay pagdating po ng April, siyempre, well, continuation lang naman po yung ranging. Pero isa sa mga gusto ko pong bigay na tip po sa ating mga, no, mga Kasabong Nation, ay pagka po tayo nag-range, magandang ba, malaking bagay po yung gradual po ang pag-range po natin sa kanila. Huwag natin binababa sabay-sabay at buong araw ay nandun na kagad sila. Kasi pagka natin binaba po yung manok agad right away, ay maaaring manibago ka, manibago, lalo-lalo na pagka umuulan ang panahon at binilagay natin sa isang magandang panahon, at pagka yan, napabayaan natin, marami na pong sakit mangyayari. Ngayon, pagdating na May, alam naman po natin na ang hardening ay isang bagay na ginagawa po natin. So, kailangan po natin i-harvest po yung mga alpha A males, no? At panatiliin po natin na yung iba pong mga nasa range ay yamo muna mabigyan ng chance, ha? Yung mga, well, alam niyo naman po, may pecking order po dyan, eh. Yung alpha A males, pagka natin tinanggal, of course, magkakaroon na naman panibagong hari doon sa range. So, wag sabay-sabay po ang pag-harvest. Well, pagka naman June, siyempre, continuation po yan ng hardening. At ang isang magandang tip po dyan ay siyempre, paglagay po natin ang, sa hardening pen, kailangan po ay magbibigay po tayo ng isang inahin. Well, together with that, siyempre, aside from the inahin, na dapat ay nakapag-mate po sila ng mabuti para makonsumate yung talagang proseso, para hindi po ma-develop sa kanila yung pagiging man-fighter. In short cord, tandaan nyo po, pandagdag po doon ay lalagay po natin sa kaliwa. Okay, ngayon, July, alam naman po natin, heavy molting ang mga brood cock, pati yung ating mga cocks on cord, ay dapat po binibigyan ng tamang protina during this particular stage. At syempre, bomba po sa pagbibigay po ng mga B-complex pagka po sila nasa stage na nagmumolt na po, no? Huwag pagka nagsisimula magmolt. Tandaan nyo po yan. Ngayon, pagdating naman po ng August, well, ito na po yung time na lahat ng tao, lahat ng mga sabungero all over Luzon, besides Mindanao, ay nagpiprepare na po para sa mga upcoming stag derbies. Stag conditioning po dito. So, you got to harden them well, at the same time, feed them right, at siyempre, cull those bad ones na, no? Siyempre, hindi naman pwedeng inahanda po natin yung mga those stags na nagkasakit before. Ngayon, pagdating po ng
September, siyempre more than ever, ito na po yung talagang puro stag derbies na po, no? Naka-position na po 'yan. So, kailangan po diyan ay maganda po yung ginagawa natin training, rotation. Tandaan niyo po, the name of the game. Pagdating sa 21-day keep when it comes to stag, don't overwork them. Hindi lang po 'yon, dapat po ay nag-aano tayo yung mga stags na sabihin natin hindi tumataas masyadong pulok at hindi focus, alisin na po natin selection yan. Siguro, mananalo yan sa ibang araw. And our tip for October ay siyempre, as early as October, sinisimulan na po natin ang paghanda sa ating mga broodstock para maganda ang bulusok. Tandaan niyo po, the most ideal months para magbreed ay November, December, kaya nga October pa lang ay pinaprime na natin tama ang ating mga broodstocks. And our tip for November is, of course, conditioning na. Siyempre, well, some cocks are about to finish their molt. At dito, dapat ay binibigyan na po natin sa nilang pre-conditioning feeds. Hindi molting feeds, ha? At pagdating po ng December, well, alam naman po natin lahat, kailangan po ay maganda na tayo sa magandang conditioning ng ating mga cocks. At saka alam niyo naman po pagka-December, masarap manalo, basta't Pasko. At siyempre, pati mga brood cock natin ay isama na natin sa mga kinokondisyon natin para magandang-maganda ang production nyo for the following year. So, sana po ay nakatulong po tayo at random, these are golden tips. At kung gusto nyo po matuto ng mas marami sa pagdating po ng tamang sistema sa pag-aalaga ng ating sasabunging mga manok, ay dalawin niyo po ako sa aking gaganapin na 3-day cocking workshop. Hindi lang po yan, meron po tayong DVD at libro para po mapatama ninyo ang inyong sistema sa inyong mga manukan. Ito po si Dr. Teddy Lanciangco, the Dean of the DJT Cocking Academy, nagsasabi sa inyo, ang cocking knowledge is always an advantage. Till next week, bawal mag-absent. Magandang umaga po, Sabong Nation. Nandito naman po si Dr. Teddy Lanciangco, the Dean of the TJT Cocking Academy, na magbibigay naman po ng napakahalagang mga tips. At ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa molting process ng manok. Well, as you know, ang molting process po is a natural phenomenon. At yan ay nangyayari po every year. At pagka po pagbagsak ng ulan, which is around maybe June or July, bagsak din ang balahibo nila. Diyan nag-start po ang ating molting eh. But basically, and it is a fact na alam po natin na ang mga manok na maaga maglugon, ibig sabihin po niya mabagal ang proseso ng kanilang molting. While yung mga late mag-molt, yan po yung may kabilisan po mag-molt. Dapat po natin bigyan sila ng magandang kalidad ng protina. At ano pwede natin bigay po rito? Ako po yung nagbibigay po ng Peruvian fish meal or meat and bone meal aside from the maintenance na binibigay po natin. Napakadali lang po yan dahil alam po natin na pwede natin i-add as a topping, no? Doon sa pinaka-feeds po nila. But you have to include a high protein pellets. Yung power pellets po ng Thunderbird ay napaka-importante po dahil yan po ay makakadagdag sa kalidad ng protina. Alam niyo po, mga kasabong nation, mayroon po mga ibang cockers that would want to force their molting. Sa aking opinion, mas maganda po yung wag natin na labanan. Let's not go against Mother Nature and let the molting process do its natural course. Dahil po, wala eh. Pagka natin pinilit, minsan hindi na hindi maganda po ang lugo ng mga manok. Walang tatalo sa natural. Pagdating po sa mga manok na hirapan maglugon, well, I suggest na pwede natin bunutin, lalo-lalo na po yung banderahan nila. So, one feather each day. Tandaan niyo po yung sinabi ko, ha? Hindi pwede po sabay-sabay, kundi it would produce a lot of stress pagdating po sa manok. So, isa lang muna para sa araw na to. At
importante ay yung mga dry, ha? Huwag kayong magbubunot po ng medyo may blood feathers, kung tawagin po natin. Dahil hindi na po tutubo ng normal ang kanilang balahibo. Pero isa pa ho na gusto ko pong ipamahagi sa ating kasabong nation, usually ito po ang pinakamahirap matanggal na feathers, no? This is not part of the primary wing feathers, pero ito, minsan mapapansin po, and most breeders would swear by this, ito minsan hindi po natatanggal kahit na 2 years. Kung gusto mo bago yan, lalo na kung bali po yan, tanggalin po natin. Kitang-kita nyo, kaya mahirap po yan matanggal dahil po meron po siyang coating, oh. Napakahirap po minsan. Ngayon po, hindi lang po yung mga kaksang ating binibigyan ng atensyon pagdating po ng bolting, kundi pati yung ating mga valuable hens, no? Kagaya po nito, well, pagka po molting process, maganda po ay patabain natin ng konti ang ating mga manok. Well, I don't mind na mag-increase po sila ng more than 100 grams or 200 grams dahil kailangan na kailangan po nila ng protina at yung taba. Dahil 50% po, halos kalahati po ng protina ay napupunta po sa feather production. So, yan ay kailangan na nila. Saka na lang po natin na papayatin pagka at i-monitor natin pagka malapit na po natin sila paitlugin. Ngayon po, pagdating po sa mga medical aspect naman po, maganda po yung nagbibigay po tayo ng Caldiver Oil. Dahil yan pong Caldiver Oil ay nagpapakinta po ng balahibo nila. Yung iba nga, gumagamit ng baby oil. Sa totoo lang, hindi naman dapat po yung ginibigyan ng baby oil. Hindi po totoo yan. And me, as a doctor, I would suggest Caldiver Oil. At huwag niyong kakalimutan po ang wheat germ oil. Because wheat germ oil is vitamin E. And vitamin E is involved in cell elongation. Feathers needs to be elongated, no? So, kailang humaba po yan. So, with vitamin E as a supplement, that would help their feather growth. Pagka po sila'y nagmumolt, maputla po mga mukha nila. Isa lang ang pwede, yung ever reliable natin Bexenix P, dahil that's B complex, para manumbalik po, no? It produce the matured erythrocytes or red blood cells, no? Para lalong pumula ang mukha nila at manumbalik ang kanilang magandang katawan, appetite, hindi lang po yan, pati pagkapula ng mukha nila. Alam ko, bitin na bitin po kayo sa ginawa ko pong topic. Kaya kung gusto niyo pong matuto, ay dalawin niyo po ako sa gaganapin kong 3-day cooking workshop. Dahil doon po, kumpletong-kumpleto po ang programa sa pagpapalaki ng ating sasabunging manok. Hindi lang po, pinaka-the best po dyan tungkol sa conditioning po at may pagkatari pa po tayo dyan. Ito po si Dr. Teden Siaco, the Dean of the TJT Cooking Academy. Nagsabi sa inyo, ang cooking knowledge is always an advantage. Till next week, bawal po mag-absent. Happy New Year, Sabong Nation! Ngayon pong paparating na January 17 ay may gaganapin po na International Game Fowl Festival. At ito ay gagawin po sa SMX, malapit po yung sa MOA actually. So, dito nyo po makikita ang mga paborito nyo mga breeders. Kaya gusto ko pong ibigay itong mga golden tips para may preparedness po kayo para pagka may plano po kayo na bumili po ng mga minimithin yung mga bloodlines sa mga paborito nyo mga breeders ay magkaroon po kayo ng tinatawag nating right quarantine procedure. So, ito po si, well, we have our assistant, the boy. Okay, so, importante po yung feel ng manok, no? Siyempre, maganda yung bukang-buka. Siyempre, pagka ito yung medyo may kapayatan, baka mamaya hindi makarecover. Mas maganda na yung medyo more on the heavy side yung manok kesa naman yung medyo underweight dahil at least meron pong allowance yung manok. Just in case ito po ay magkakaroon po ng adjustment sa inyo. Yung pagsalat po ng butchi ay malaking factor po.
importante, pag anyo na ko, ay tunaw na. Pero nalang kung pinatuka po nila doon ng umaga, pero pagka mga alas dos, alas tres nyo, binili po yung manok, dapat po yan talaga, mapapansin nyo, wala na pong laman yan. Kasi maaari po, pagka mga alas dos, alas tres, meron pa hong laman yan, ay maaari po nung umaga, ay hindi nyo natunaw yung, ano, yung mismong feeds na ibinigay. Ngayon, marami pa mga po dapat kayo makita ng signs, no? Siyempre, titingnan nyo muna yung mga, well, yung general appearance po niya, kailangan as red as a tomato, yung pinaka kanyang muka. And, amoyin nyo po, tandaan nyo, any foul smell would only mean na meron pong infection sa loob. Lalo-lalo na pagka mga digestive tract infection. Malaking bagay po yun, makikita nyo po droppings. Sana po ay makita nyo droppings. Kasi pagka buo po droppings, you're most likely, yung manok na makukuha nyo is in perfect shape. Tandaan nyo po yan. Kasi good droppings would only mean they are in good health. Pagka po may parang puti-puti na sumasabit po rito, that means may problema po yung manok. So, ingatan nyo po yun. Ngayon po, well, bacterial flushing is one particular thing na dapat natin gawin. Kaya kung ako kayo, bumili na po kayo kagad doon ng Vaxidil or Vetracin Gold Capsule para pwede po nating ibigay po na unang-una po na medication bago natin uwi. That would prevent any kind of disease na naging incubate po sa kanyang katawan. Tandaan nyo po, this is only given once. So, ibig sabihin, isang kapsula lang po kasi that's what bacterial flushing is all about. Only once. At yung mga susunod po, I would suggest maganda po ay magbigay po ng B-complex. Bexan XP would be the drug of choice. So, bigyan po natin dito ng mga 0.5cc. Gawin natin twice a week during the first 2 weeks. Pero yung mga succeeding weeks, pwede na po yung once a week as part of their maintenance. Ngayon po, pagkatapos yung pamagbigay ng mga ganong klaseng medications, ang feeding po, para sa akin po, maganda po ay magbigay muna tayo ng soft diet. So, ito po yung bread and milk. So, any soft diet, and if you give bread and milk, madali po niya matunaw yan. And yan ang tinatawag natin flushing in a way. Bread and milk flushing kung tawagin ko po yan. Pero yung mga susunod na mga feeds na ibibigay niyo po, I would recommend, highly recommend, na dapat po ay magbigay po kayo ng 50% na boiled grains. Pagka ako po sinabing boiled grains, ibig po sabihin yan ay kasing lambot po ng boiled rice. Kanin po. Ibig sabihin yan, niluluto natin more than 20 minutes na sa kumukulong tubig hanggang talagang pati ultimo yung mais o yung trigo, pagka mo hinawakan ay ang consistency parang kanin. But you got to give platinum pellets dahil yung pagka pinag-combine niyo pong dalawa, magiging maganda po ang itsura ng ipot. Kasi pagka po puro naman na grains lang ang binigay niyo, boiled grains, ang nangyayari po doon ay matubig po ang kanilang ipot, magiging basa. Although I would say, maganda yon, natutunaw kagad, pero pangit naman po yung stool. So, para bumuo po yan, yung platinum pellets sa magpapaganda niyan. Pero sa lahat, ang pinaka-importante po sa lahat ng mga sinabi ko po kanina ay importante po yung isolated muna po yung manok. Kaya nga tinatawag natin quarantine. Baka po yung manok na kinuha nyo po doon ay maaari po magbigay ng problema doon sa mga manok nyo, doon sa mga nakatali. Or baka naman yung mga manok nyong nasa farm ang magbigay po ng problema doon sa bago nyong dating. So, ang isolation po ay napaka-importante. That's why ang quarantine procedure should be done at least 2 weeks. Well, under close observation, pagka siya po ay maganda po ang ipot, kumakain po, natutunawan po, at pagka nakita nyo, well, condition yung manok, then that only means after 2 weeks, the quarantine is already done. At yung paglalagyan po nila, tandaan nyo, before plinanin nyo po bumili doon sa festival na yon, ay dapat naka-disinfect po. Microban is the best, no? Tandaan nyo, kailangan, or Major D, pwede nga pong gamitin yun eh. Pati yung mga patukaan, pati yung tubigan nila ay dapat po naka-disinfect. Iba na yung malinis po ang lugar para wala pong problema sa inyong mga manok na binili galing sa festival. At kung gusto niyo pong matuto ng tamang sistema sa pag-aalaga ng ating mga sasabungin manok,
ay dalawin niyo po ako sa aking gaganapin na 3-day cooking workshop. Doon po ay magkakasama po tayo 3 days at doon sigurado po yan ay marami kayong matutunan. At kung gusto niyo pong madagdagan ang inyong kalaman, ay meron po tayong Brooding to Cording at saka yung Game Pack Condition na DVD. At may kasama pa hong libro yan. Direct orders lang po. Ito po sa Dr. Teddy Ranciaco, the Dean of the TJT Academy, na nagsasabi sa inyo, ang cooking knowledge is always an advantage. Till next week, bawal mag-absent. Good morning, Sabong Nation. Ito na naman po si Dr. Teddy Tanciaco, the Dean of the TJT Cooking Academy, na nagbabalik po para maghatid ng mga golden tips para magdagdag sa inyong winning time. Well, as promised, last week ay itutuloy ko po yung feeding regimen. Actually, inuna ko po yung conditioning dahil ang pinaka main point ko po doon, anything that should be fed in the conditioning period should always be part of the preconditioning. So, kung natatandaan nyo po, last week, ako po yung naghalo po ng mga ganitong ingredients. So, ito po yung hulko natin na dinadagdagan ko po ng 20%. Ito naman po yung trigo na nilalagyan ko po ng 15%. 15% po ang inyong pigeon feed. At syempre, dinadagdagan ko po rito ng 10% na oat groats. At dagdagan nyo pa rin po ng 10% na jockey oats. To constitute it into a 100%, ay nagdagdag na po tayo ng platinum pellets. So, ito po pagkatapos na po magbabad makikita na po natin. Ang pagkakaiba lang po ng precon sa conditioning, instead na 30% po yung aking proportion na nadinig nyo po last week na 30% ng whole corn, sa precon ay 20% lang po ang whole corn. Bakit? Kasi meron po tayo dadagdag na mga iba pa hong mga suplemento. And these are the supplements that I would want everyone to know. So, ito na yung ready mixture natin na ginawa natin for our preconditioning. Always remember na ang preconditioning ay nalaglalagay lang po tayo na mga supplements no on an alternating basis. So kagaya po ngayon maglalagay po ako ng feed no. Well, of course, pagka-cox po 35 to 40 grams, ganyan lang po 'yan, ganyan karami. Yung pinaka-mixture po natin, there would be at least twice a week. Pwede po kayo magbigay ng dog food. Mapapansin po natin, dog food natin, binabad ko po 'to ng mga at least 10 minutes. Papansin nyo po, malambot na. Yan. So, maglalagay lang po ako ng mga 1, 2, 3, 4. Pagka manok ay medyo mataba, pwede natin gawing dalawa lang. Pero kung kulang sa pagpapalapad at gusto natin mag-increase kagad ng weight, pwede natin dagdagan po yung dog food. Pero twice a week lang po yan. Ngayon, isa pa po pwede natin gawing mixture. So, of course, ito pa rin yung pinaka-base ratio nila, no? Sabi natin, this is for the cocks, no? Isa sa mga binibigay ko po at pinakamagandang source po ng B-complex. Tandaan nyo po yan, the natural source of B-complex is beef liver. Ganitong kalaki lang po ginagawa ko po. Mga halos 3 piraso lang po. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Tapos papakain na po natin sa kanila. Twice a week lang po yan. Aside from those supplements na binanggit ko po, kagaya po ng beef liver, pwede rin pong ground beef, pwede pong dog food. You can also use cottage cheese. Lahat po yan, alternating treats po yan. No? Pwede natin mga additional protein. Ngayon, pagdating naman po sa grains, well, what I can suggest para makadagdag sa protina and to jack up the protein content of your preconditioning feed, I would suggest to give mango sprout. You can also use sunflower seed or safflower seed because safflower seed is around 44% crude protein. Yung mga kagaya po ng mungo beans, no, tandaan nyo po yan, ay 24% crude protein po yan.
Pero if given dry, wala pong protein at all yan. Same with soybean. Same with all the green peas and all the legumes like green peas and yellow peas. Wala po yan, hindi na-activate ang protein yan. Ma-activate lang po ang protein part niyan kung if they are subjected to germination. Ibig sabihin, pinapasprout natin sila. O kaya, when you do the heating process or sabihin natin through cooking, yan, ma-activate po yan at magkakaroon po ng protina mismo yung pagkain na yan. So given as dry, tandaan nyo, wala po yan. It's zero protein content. Ngayon, kung maglalagay po kayo ng mga ganyan mga grains, I would suggest ay mga tigpa 5%, 5% of this, 5% of that, at yan would automatically jack up the protein content of your feeds. Isa pa ho ay pwede kayong maglagay ng Peruvian fish meal at meat and bone meal. Yan dalawang po yan ay minsan inahalo ko po, no? I select the Peruvian fish meal dahil yan ang pinakamagandang klaseng fish meal, hindi siya maalat. Tandaan niyo po, pagdating po sa chickens, no, you cannot exceed 5% ng salt content or else meron po tayong tinatawag na salt toxicity in chickens. So, Peruvian fish meal is the best. And pagdating naman po sa meat and bone meal, tandaan niyo po yan, inaamoy niyo na mabuti yan. Dahil ang meat and bone meal is the isang source po ng salmonella infection. So, tandaan niyo yan, kailangan maingat po kayo sa mga supplements niyan. Pero that would jack up the protein content of your feed mixture during the precon. Sigurado, ang katawan po nila masikip, maskulado, malaki. Yun lang nga, if you do it too much, baka maging overweight ang manok dahil magiging masyadong maskulado ang mga manok. Ngayon, one word of precaution po, pagka nagbibigay po tayo ng mga ganyang mixture, kailangan po ay tinitimbang po natin ang manok kasi hindi naman pwede silang basta-basta na lang bumigat. So, you have to monitor and you should know when to stop. And pagka hindi na kailangan, ay pwede na pong just the regular mixture minus the supplements. Well, kaya naman nakakabigat masyado po yung mga fish meal and meat and bone meal. Actually, that is around 50 to 60% crude protein. So, alam niyo na kagad, doon pa lang sa protein content, alam niyo na it would really add. Pero to make your feed mixture during the preconditioning na tinatawag natin a balanced diet, it should be a combination of plant protein, which are all the grains and the cereal grains and even the legumes. At it should be supplemented or combined with an animal protein source, which yun na yung binabanggit ko po na milk, maaari po yung beef liver, maaari po yung ground beef, at maaari rin po yung cottage cheese. All are good sources of animal protein and they are considered a good quality protein. And that would actually complete the pyramid of your, well, gamefowl nutrition. Okay, alam ko po, bitin na bitin po kayo. So, kung gusto niyo po madagdagan ang inyong kalaman sa tamang pagkukondisyon po ng manok, ay dalawin niyo po ko sa aking 3-day cooking workshop. At lagi niyo po tatandaan, ito po si Dr. Teddy Ranchanco, the Dean of the TJT Cooking Academy, na nagsasabi sa inyo na ang cooking knowledge is part of your winning formula. Till next week, bawal mag-absent! Good morning, Sabong Nation. Ito po si Dr. Teddy Tanchanco, the Dean of the TJT Academy, na nagbabalik po sa inyo para magatid ng mga golden tips para makadagdag sa inyong winning time. Ang topic po for this week is about selection at preparasyon ng inyong mga manok para sa 21-day keep. So, kunin niyo na po ang mga ballpen at paper niyo at sisimulan ko na po ang klase. Well, ito, well, I would want to select roosters, no? Of course. Well, umpisahan po natin sa field, no? Importante po yung bukang-buka ang dibdib.
And that is because of good feeding. And healthy roosters usually possess those characteristics, no? Well, when it comes to their legs, okay, dapat po ay mahaba. Yung drumstick ay mas mahaba kaysa doon sa shank. Because good cutting roosters usually have a long drumstick. Then, pagdating po sa silong, napaka-importante po na yung silong nila is wide apart. Ayoko po na masyadong narrow. Well, that is a sign of a poor cutting rooster. At pagka naman po masyadong malapad, ay siyempre hindi rin maganda. So, yung well-proportioned dapat po. Then, of course, dito titingnan po natin, no? Well-feathered. Now, of course, kailangan po yung sheen ng kanilang mukha, no? Still red as possible. Because some roosters that are about to molt, eh, medyo pale face, no? Well, isa pa, titingnan-tingnan niyo po yung pinaka-back feathers. Napaka-importante po na walang pin feathers po rito dahil siyempre pagkakinareo po, itong pinakamasakit eh. Ako, tinitingnan ko po yung kanilang big portion. Tinitingnan ko po kung merong amoy. Kasi any foul smell na mapapansin niyo po, that is a sign na meron pong infection sa loob ang manok. So, ang kulay po ng dila dapat pinkish white. Well, bihira po tingnan niya ng mga nagmamanok ang dila. Pero we doctors, me as a veterinarian, I would say, mapapansin po natin ang tang, ang pinaka-importante po, that would define kung maganda ang health status ng individual rooster. Well, pagka po medyo bluish, or medyo sabihin natin dark, on the darker color ang kulay ng kanilang dila, well, alam niyo naman po ang mga cyanotic roosters ay medyo bluish ang tongue. So, pagka pinkish white, that is sign of, nandun siya sa pink of health. Okay? Then, pagka po tayo nakakita na po ng mga enough selection, tayo po ay, siyempre palalakarin po natin sa rueda yung ating mga napili. At importante po rito yung sparring. Well, first you have to check their weights. Ang fighting weight ng manok ay napaka-importante po. Ito po yung pinaka-lowest possible weight ng manok na nandoon ang pinaka-greatest strength. Tandaan nyo po yan. So, pinakamaganda po rito ay timbangin po natin at doon natin ibitaw yung manok. Pagka magaling, then we just have to take note of the timbang. Ngayon, isa sa mga criteria ko po sa pagpili po sa sparring ay yung mga manok na nakaka 1, 2, 3. Ibig sabihin, bumibreak, bumabangga sa baba at meron siyang pang follow up pa na pang finishing. So kung yung 1, 2, 3 nakuha po ng manok natin, most probably, mas malamang ka sa panalo kasi sa'yo yung una, pangalawa at pangatlo. So isa pa ho na napaka-importante po sa akin pagka nagpaprepara ako sa ating mga manok, at napili ko na po sa mga bitaw yung pinaka-preparasyon po nila. At ang una-una po rito siyempre ay nilinisan ko muna yung kanilang throat area dahil doon ang pinaka-importante. Okay, so yan mismo pinanlilinis ko po. Napaka-importante po na malinis po ang throat area nila. Mapapansin nyo, all those dark mucus, no? At saka dark saliva ay madi-disinfect po using your Bactidol. Oh. Lahat na linisan, no? Now, it's already clean. So, pagkatapos po natin ma-disinfect yung throat area, napaka-importante po yan, napakalinis po yan, ay dapat po ay mag-deworm at mag-delouse. So, umpisa na lang po natin ang pag-delouse. And I use a shampoo, o sabihin natin pusham ng manok. Okay, ito po yun. So, pagka natin nilagay, so, nandiyan yung solution, no? So, ang pagbabag po na, nandiyan dito lang po, tandaan nyo po na hindi aabot po sa hakaw. No? Yan, no? Yan, no? Hanggang dito lang po sa part na to. Tapos sa kanin lang po lagay po yan. Bakit hindi ko po nilagyan dito? Dahil tandaan nyo po, para po itong cotton na nakakapag-absorb ng too much moisture. At usually, pagka ito basang-basa, kung inabot nyo lang, kung nilagay nyo hanggang dito, presuming, and you were thinking
na hindi magkakaroon po rito ng tubig, nagkakamali po kayo lahat. Dahil sa sobrang dami ng water, i-absorb po yung feathers hanggang dito. At mamaya, pwede magkaroon po rito ng luga pagka nagkaroon po sila ng tubig sa kanilang ear canal. Okay, so para mawala ang kuto po dyan, ilamos na lang po kailangan dyan. Mild na lang, di ba? Magkatapos po natin madilaws, ilagay na po natin mismo sa either sa limbering pen or sa cord. Yamo na muna po nandito mismo sa tipi. At kung bumaba man, okay lang po yan. Basta tanghalin tapat po. Ngayon po, pagka ako ay nag-deworm ng manok, ito ay isang golden tip. Tandaan niyo po ito. Well, ngayon eh, medyo may araw pa ho, no? Pero syempre, huwag na natin pakainin ng hapon. Kasi pagka sila hindi kumain ng hapon, yun tinatawag natin fasting, no? At pagdating po na madaling araw, doon po tayo magpupurga. Bakit po ganon ang ginagawa ko? Dahil po, pagka sila ay nakakord ng buong umaga hanggang hapon, kahit hindi natin pakainin yun ng umaga, ang kakainin po ng manok, puro yung carabao grass. At yan ang pinakagustong-gusto po ng mga bulate. So, ang kapit ng bulate ay mas matindi. Mas matibay sila kasi hindi sila gutom. Para manghina po ang kapit ng mga worms, ay ginugutom po natin para pagka binigyan natin ng, well, strong guard. Well, the ever reliable strong guard. Alam niyo naman po, pagka madaling araw, marami pong regurgitation, no? Nangyayari po, no? Isa pa po na binibigay ko po dyan ay yung B12 na po nila. 0.3 or 0.4 of the B-complex or the Bexan XP and 0.1 of the Citram Premium, which is the iron. So, 45 degrees pointing to the tail. Okay, nag-iinik siya, no? There you go. Well, mga Kasabong Nation, marami pa ho sana akong ibibigay na pointers, no, para sa selection. Pero kung bitin po kayo, ay dalawin na lang po ninyo ako sa aking gaganapin na 3-day cooking workshop. At doon ay madadagdagan ang inyong kaalaman sa pagmamanok. Lagi niyo po tatandaan, ito po si Dr. Teddy Tansyanko, the Dean of the TJT Cooking Academy, na nagsasabi sa inyong lahat na ang cooking knowledge is part of your winning formula. Hanggang next week, bawal mag-absent! Good morning, Sabong Nation. Ito si Dr. Teddy Tansyanko, the Dean of the TJT Academy, na nagbabalik po para maghatid ng mga golden tips para makadagdag sa inyong winning time. Ang topic ko po ngayon linggo to ay tungkol po sa, well, rotation method. And what we do in the rotation method, this is part of it, which is the massage and work table. Ngayon, humanda po kayo mabuti. Kulin niyo na po ang ballpen at papel niyo. At sisimulan ko na po ang segment na to. First of all, importante po ay inobserbahan muna po natin yung manok, no? So, makikita natin, ito po mismo ang work table. Kailangan po ang work table, kung pwede po ay meron pong foam, no? At least 2 inches thick, no? At preferably, siyempre po, ay nakasarado po itong area sa harap mismo ng rooster. Pero at this particular demo form na ginagawa ko po sa inyo, ay hindi natin mailalagay yung mga partitions na yon. Maganda rin po na meron po mga ilaw rito sa mga tabi-tabi. At kung pwede po ay maglagay po kayo ng stereo or loud music para ma-train nyo po ang mga manok ninyo doon sa mga gulat effect. Okay, so sisimulan ko ngayon ang pagmasahe po sa kanila. So ito po yan. Ako, gumagamit po ako ng cotton gloves. Dahil itong cotton gloves, it would prevent friction. At hindi may strain yung kanilang feathers. So,
Sa purpose po nitong ating work table, actually it's not the work. Hindi ba kasi iniisip, gagawin ko po yung kamukha ng nasa, well, ginagawa ng Amerikano, American cockles na halos 100 flies hanggang 200 flies. No, here, this is the Filipino type of work table. Dito mas minamassage ko lang po sila. At mas madali pong ma-domesticate ninyo ang inyong mga sasabunging manok. So sisimulan ko po ang flies, no? So at least mga 2 to 8 times ay pwede po nating itos, no? Para ma-introduce natin. Maganda pa nga po yan. Pagkatapos natin itos, maglagay po tayo ng banana or maybe an apple para medyo panatagal loob mismo ng manok natin. Para mas madali i-domesticate mismo yung manok. After the toss, be sure na mga feathers niya ay in place, no? Tapos ito po yung ginagawa ko po. Yan ang crop. Actually, habang minamassage po itong crop portion na ito, dito nyo ma-analyze at ma-observe kung may natunawan na ba manok ninyo o hindi. So, going down. Yan. Pagkatapos po niyan, dito naman po sa taas. So, i-massage po natin at least mga 5 times. No? Then, saka natin i-press. Kung ginagawa po natin to for the first week, mapapansin po natin, wala pa siyang hindi pa niya kinokontra. At mabilis lang, oh, mahina pa eh. Pero, observahan niyo po, pagka nagbi-build up na po ang power ng manok, during the 14th day, lalo na, pagka natin press down yung manok, mapapansin natin, nilalabanan na niya. And that only means he is gaining power. Now, isa pa ay yung pagmasahe naman po sa kanyang wing muscle. So makikita yung pinakabukol po mismo dito. Yan. The rounded part. Yan po pinaka-breast muscle or the wing muscle. So yan o, nasasarapan po ang manok ninyo. Enjoying the massage. Maganda po ito ginagawa after the sparring. Para any strain na nakuha niya o any masasakit sa kanyang kasukasuan ay sigurado makukontain dahil minasahe mo sila na mabuti. Then after that, it is also best na nilalagay sila sa dust bath para todo-todo ay mas makapahinga ang manok after the sparring. Now, to end the work table, minamasahe ko po yung kanyang leg muscle. So, ganito po ang way and the proper procedure, no? Tandaan nyo po, ito po ang minamasahe ko. Itong part na to. At hindi itong lateral part. Kasi itong pa banda rito, wala naman pong pulling muscle dyan. Nandito po yan. Nandito pati ligaments. Okay? So, yan. Yan. May iba naman, ganito pong way na ginagawa. Paganito. Yan. Pwede rin po yan. Pero dito sa akin mga estudyante, ganito po ginagawa ko po, no? Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, sinetsek ko po yung reach ng mga manok. Yan, no? Kinitinan ko, no? Now, actually, this is 1 o'clock. This is 1 o'clock. Actually, pagka 1 o'clock, maganda cutting po niyan. Iba, umabot ng 12. Pero kung ayaw ng manok, huwag niyo pong pipilitin. No? Kasi pagka 3 o'clock po, handaan niyo yan. Wala po yan, no? Hindi makaka-reach out ng manok ninyo. At ang cutting niya, maaaring pababa. Ano tatamaan mo sa kalabag kung puro pa ganito ang reach ng manok mo? Kailangan ang pag-deliver ng paa niya, pa ganyan, pataas. Pataas. At yun, ay mag-gauge ninyo pagka umabot dito ang paa ng manok. Pagka nasa 1 o'clock. Some can reach as much as 12 o'clock. Tandaan nyo, mas maganda yan. Pero pagka kasi dry ang manok, hindi nyo ma-stress na mabuti. So that's also one point of your analysis kung ang manok mo ay dry at saka kung siya ay medyo wet. Okay. Now, isa pa na ginagawa ko po, no, na pagkatapos po yan ay yung wing muscle niya, pag ganyan. Tandaan nyo, 45 degrees, ha?
Pagka ginawaan yung 90 degree, baka mabalian po manok ninyo. Okay? So, here. Okay, so after all those stretching at saka yung pag-massage, what's more important doon sa ginagawa po natin ay na-feel natin at nagkakaroon tayo ng analysis each day kung ang manok natin ay tama ang pangangatawan, natutunawan ba since minamasahe po natin yung crop niya. Minsan nga pagka natin minasahe yung crop, mapapansin po natin may gas na lalabas. Once na may gas na lumalabas, that only means that the last feed from the crop just passed down to the gut. At maganda yun. Actually, that will stimulate digestion. Pagka minamasahe mo ganyan. And, of course, and this is also good for stags, no? Yung mga stags kasi, pagka hindi pa ho sanay masyado sa grimas at saka, no? This is one way of taming your stag. And one final word of advice. Tandaan nyo po, pagka ginagawa nyo po ito sa inyong manok, be sure to handle them with care. Ha? Huwag rough handling or sabihin na natin, huwag nyo rin susubukan ito sa mga man-fighter dahil hindi naman pwede. So these are for, well, for chickens, for roosters na alam natin na nagre-respond sa ganitong klaseng procedure, the work table, which ang ginagawa po natin ay massage. Ngayon po, alam ko, bitin po kayo. Marami pa po sanang idadagdag ng mga golden tips. Pero kung gusto niyo pong mas madagdagan pa ang inyong mga winning formula, ay maganda po ay dalawin niyo po ako sa aking gaganapin na 3-day cooking workshop. Lagi niyo pong tatandaan, ito po si Dr. Teddy Tansyanco, the Dean of the TJT Cooking Academy, na nagsasabi sa lahat ng kasabong nation natin na ang cooking knowledge is part of your winning formula. Till next week, bawal mag-absent. Magandang umaga po, Sabong Nation. Nandito lang po si Dr. Teddy Tansyanco, the Dean of the TJT Cooking Academy, na magbibigay po ng napaka mahalagang tips para maganda po ang pahinga ng inyong mga manok. Ngayon po, ang aking magiging topic ay tungkol po sa resting. So, sisimulan ko na po. Kaya handa niyo po ang ballpen at paper niyo. Unang-una po, itong tungkol po sa resting, mas maganda po ha, and I prefer na medyo malaki-laki po ang inyong kulungan. Actually, this is more than 2x2. To be exact ha, this is 2 feet and 8 inches. And 2 feet and 8 inches din. So, makikita po natin. Pero, isa sa mga gusto kong bigyan ng prioridad ay yung tungkol po sa loose pole. So, nakita niyo po, makanto po itong kahoy. And this is not desirable pagdating po sa pahingahan ng manok. Ngayon, gusto ko po ituruan ng tama. At dito po, tingnan po natin, observahan po natin ito ha. Pero, nakita niyo, makanto. Ha? Ano nangyayari sa manok? Hindi niya tinutuntungan. Oh? Wala eh. Pero, okay, let's look at the stall ng rooster na talagang, well, nakikita po natin comfortably and secured. Okay, buksan po natin para makita nyo. Yan. Wow! Kitang-kita nyo po, ang manok, well relaxed. Nakatungtong dahil ang diameter po ay big enough at saka rounded pole po. At makikita nyo po, with my hands, makikita nyo po, pagka masyado po ang grip nila ay napakahigpit, kitang-kita po lahat oh. Masyado pong contracted ang muscle natin. Pero pagka yan ay malaki, no? Wow! Kitang-kita po natin na nawawala po yung strength. Napakamalaking bagay po yan when it comes to resting dahil kalahati po ng kanilang pahinga ay nasa gabi. At yan po ay
kalahati ng araw, dyan po nakasalalay. Paano makakapalo po ang paa na balok ninyo kung mali po Ruspol? Tignan po, very relax. Anyway, kukunin ko po ha, para makita niyo po. See? Kontento-kontento po malok dahil ang kanyang Ruspol ay coming from a natural branch. Bilog na bilog. Kitang-kita niyo po diameter. Ngayon, isa po sa pwede ko pong bigyan na scientific explanation po dito ay papiliin po natin. Nakita niyo po yan? Tumuntong kagad automatically at yan mismo po ang aking dadalhin sa sabungan. Dahil pagka natin dila sa sabungan, mismo yung Ruspol, ang pakiramdam po naman ay nasa kanilang bahay mismo na kung ano yung nararamdaman niya sa farm. Dahil yan na lang po ang pinaka pwede niya maramdaman. Close to their natural habitat. Now, wanting to observe during your cock house management in your farm, dapat po ay maganda po ang ventilasyon. Meron pong mga at least 2 feet sa taas. Dahil nandun lang po hangin eh. Kung ako, tatanungin niyo po, mas maganda po nagpapahinga sa labas. Kung hindi po mahangin at hindi po maulan. Pero pagka masama po ang weather, okay, dapat po sa house wherein they would be protected the whole night. Pero pagka ang weather ay napakaganda, well, pwede po natin lagay sa TV because their digestion would be normal. At mas maganda ang kondisyon po nila with all the hamog factor na nakakababa po sila with all the morning dew. That would complete their ultimate test. Alam ko, bitin na bitin po kayo sa aking segment. So, kung gusto niyo pong madagdagan ang inyong kalaman sa tamang paghahanda po malok, pati sa pagtatari, pati sa mga pagdating po sa breeding, at all the programs para mapalaki niyo po ang inyong mga malok, ay dalawin niyo po ko sa aking gaganapin na 3-day cocking workshop. Ito po si Dr. Teddy Tanchanco, the Dean of the TJT Cocking Academy, na nagsasabi sa inyo, ang cocking knowledge is always an advantage. So that's it. Bawal po magasin. Good morning, Sabong Nation! Ito na naman po si Dr. Teddy Tanchanco, the Dean of the TJT Cocking Academy, na nagbabalik po sa inyo para magatid ng mga golden tips para madagdagan ang inyong winning time. Ang topic po ngayon linggo to ay tungkol po sa carb loading. So, nag-start ako day 17. So, presuming the finished mixture, so, maglalagay na lang po tayo ngayon ng ating carb loading. Well, alam po natin na galing po ito sa whole corn natin. Pero kinako po ito using a hammer mill, no, yung corn chopper. At ito po ang pinaka-produkto, no. Unang-una, meron pong kanya-kanyang drying process sa mga corn, no. At may bacterial content po yan. So kung may maninibago po doon, eh maaari pong magbago rin. At magkaroon po ng digestive stress yung mga manok na kinokondisyon po natin. So, at day 17, nagdadagdag po ko ng 2 tablespoons. Day 19 naman po. So sabihin natin, may dalawa na tayong inad, no? Maglagay na po tayo ng 4. At ganun din po sa hapon. Pagdating po ng day 20, ako po yung naglalagay po ng 6 tablespoons. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ngayon, pagdating po sa day 21, ito po ay 8 tablespoons. So, of course, yung hapon ay 8 tablespoons po ang dinadagdag natin. Pero depende po yan sa fight time kung ano amount ng pinifeed po natin. Meron pong mga iba na they prefer giving it wet. Iba, they prefer giving it dry. Well, it depends on the droppings. Tandaan nyo po yan. Ngayon, pagka napansin po natin na ang kanilang droppings ay medyo wet, so it would be best to give an additional dry corn.
Pero pagka ang kanilang droppings ay medyo dry, eh dapat ay medyo wet corn po ang pandagdag po natin. Siyempre, pagka mainit ang panahon, mas advantageous po at may beneficial effect ang pagdagdag ng soaked crack corn. Siyempre, wet po yan eh. And it would replenish the moisture that is lost because of hot weather. Ngayon, pagka ang panahon ay maulan, basa, o sabihin natin medyo malamig, mas beneficial po ang pagbigay ng dry crack corn. Tandaan nyo, if the rooster is too wet, they have the tendency to be sluggish. Ang palo nila medyo loose, eh. Gumagano, no? If your rooster is too dry, ang cutting niya medyo short. They would cut short. Dry, eh. But if it is right, not too wet, not too dry, ang palo niyan may accuracy. Talagang magkakaroon yung snap. Tandaan nyo po, during this particular period, carbohydrates talaga ang pinaka-name of the game. Well, some cockers are protein conscious eh. Gusto nga nila protina all the way, pero sa totoo lang, hindi sila pwedeng ma-point kung masyado mataas ang protina sa katawan nila. It's just like human beings na kumain po ng steak. High protein po yan. Pero pagka po sila naka-steak, kontento sila buong araw. Hindi po sila magiging alerto kasi gusto nila matulog. Okay, same with roosters. Kailangan po carbohydrates, not protein. Because if you convert carbohydrates, it would be energy. And when you convert energy, that is what we call the power that you need to kill the opponent. So, alam ko, bitin po kayo mga kasabong nation. At kung gusto nyo pong madagdagan ang inyong kalaman sa tamang pagkukondisyon po ng manok, hindi lang po yan, pati sa pag-aalaga, pati sa pagtatari, ay dalawin nyo po ako sa aking gagawin na 3-day cocking workshop. Diyan ay panalo po kayo. Lagi nyo pong tarandaan, ito po si Dr. Teddy Tansyako, the Dean of the TJT Academy, na nagsasabi sa inyo na ang cocking knowledge is part of your winning formula. Till next week, bawal mag-absent. Magandang umaga po, Sabang Nation. Ito po si Dr. Teddy Tansyako, the Dean of the TJT Cocking Academy, na magbibigay na naman po ng mga golden tips para makadagdag sa inyong winning time. At ang topic po ngayon ligunto ay, well, everything about pointing po. And these are things that you have to do on fight day. Isa sa mga napaka numero unong punto pagka po kayo nagpo-point ay, siyempre, from the cock house na pinaglalagyan po natin ng mga manok, ay yung dapat nililimber po natin sila ng every 2 hours. One thing to observe is their droppings on fight day. Tandaan nyo po, may mga droppings na desirable at may mga droppings na tinatawag nating mga signs na malalaman natin na hindi po pwede nating isali ang ating mga manok. Of course, ang pinakamaganda po rito ay yung right droppings. Anong mga right droppings? Well, ito po yung makikita po natin na ang droppings ay medyo brownish with a little bit green and a little whipped cream. Actually, yan po mismo yung pinaka urine part of the chicken. Alam din naman po na hindi po umiihi po manok. Actually, ang urine part po nila ay naka-incorporate na po mismo sa droppings. So anyway, para maintindihan nyo po ng mas mabuti po yan, ay mas maganda po ay pumunta po tayo sa ating mga nililimber na manok. Nandito po tayo ngayon sa mga nililimber natin mga manok. So, first to see is this yellow-legged rooster. At makikita po natin yung droppings po mismo niya. Ang analysis ko po rito ay maganda po ang digestion niya. Napaka-importante po yung may konting moisture po manok. Dahil pagka natin travel, there would be a lot of moisture na kukunin po, no? during the stress, no? Dahil ito po ay binabiyahe po natin. And tamang-tama, pagdating po sa pit, tamang-tama po yan. Lalo na po kung ini-aircon natin ang mga manok, kailangan po more on the wet side.
para pagka po nandun mismo sa Rueda, eh, eksakto po yung kanilang moisture. Anyway, tingnan po natin yung susunod, ha. So, well, basing on the feel, mapapansin natin na ang feel po niya eh, medyo wet, no? Kasi, well, no amount of words can teach you kung ano po yung mga manok na nabasa at tuyo. Experience would be the best teacher. Pero, just to give you an idea, well, iba yung feel ng wet rooster, medyo leady po, leady. At kung ito, stress po natin na mabuti, well, talaga may stress nyo talaga ng mabuti, no? Kasi wet. Pero kung dry ang manok, hindi mo may stress, hanggang dyan lang yan. So, dito po sa white rooster, no? Well, makikita po natin na napakarami pong moisture. Nandun po mismo sa kanyang dropping. So, sana ay mabigyan po natin more dry feeds, no? At isa pa, isa sa mga maganda po na ibigay dyan is pellets. Actually, the pellets itself, i-absorb po niya yung excess moisture. At kapag maganda po dyan ay platinum. So, kung makuha tayo ng platinum pellets, at least 2 pellets, 2 to 3 pieces, tapos saka natin i-drop po. Yan. So, pagka niya po yan ay tinuka, well, it would actually correct the excess moisture in their body. Dahil mismo yung pellets, i-absorb niya po yung excess moisture. So, tingnan po natin yung red rooster kanina, no? Well, tingnan natin yung pinaka-feel po niya. Dahil dito nyo nage-gauge kung ano ang mga follow-up feeding na gagawin nyo po on 5-day. Well, like what I've said, tingnan po natin ang feel po ng manok. Well, mapapansin po natin, medyo empty na po yung manok. May tendency po tumuka. And, let's see. Well, there you go. Maganda moisture po nito. Mapapansin nyo po, medyo, well, malapad, pero magaan po siya at bukang-buka. Actually, kung galing po sila sa cock house, medyo malumang po hipo niya, pero pasat nakalimber na po, medyo yan po ay sigurado ko po ay mas sisikip po ang hipo niya. Tandaan nyo, yan ang mapapansin nyo once sila'y nililimber nyo po. Lalo-lalo na po pagka ito'y napapalakad pa ho sa Rueda. Maka isa, dalawang baba, pag hipo nyo po ng manok, lumapad po ang kanyang chest. That means he has responded doon sa 21-day keep na ginawa nyo. So makikita po natin na ang limbering pen ay mismo, nandun mismo sa mating. Dahil hindi po pwede na nilalagay po natin ang manok sa carabao grass o kaya nasa soil. Pa, bakit? Kasi kung nasa soil, 5-day na po, baka mamaya maligo sa lupa. Pangalawa, they would eat a lot of grass. At hindi po pwede silang kumain ng carabao grass on 5-day. Lahat po ng ginagawa natin during the pointing period ay kailangan po ay kung ano man ang pinatuka natin umaga, kailangan maging empty po manok. Pero dalawang klase po ang pagkaka-empty na manok. Meron po tinatawag na crop empty at gut empty. Just to make a long story short, pagka po tayo ay nagpatuka ng umaga, within 8 to 10 hours, dapat po ay wala na po pagkain sa kanyang butchi. Everything should be in their gizzard. Pero pagka meron ka pang nasasalat ng mga konting feeds sa kanyang crop, alam natin na medyo we have given your rooster a large amount of feed in the morning feed. So kailangan po ay alam natin ang tansya para alam natin kung paano siya mag-empty and the correct way, dapat po ay empty ang manok ninyo ng as early as 1 o'clock p.m. So always remember, Sabong Nation, alam mo, sa araw ng laban po ay dapat po, ito po ang pinaka rule of thumb. You have to fight them when they are empty, not when they are hungry. At isa pa po, kailangan pagka po sila ay nasa limbering pen, kailangan po ay medyo kalmado po sila. Dahil pagka po yan ay medyo magulo, that is a very bad sign. So kung gusto nyo pong matuto ng mas marami pa ho tungkol sa conditioning, lalo na po, kasama na po yun ang syllabus, ang breeding to rearing to vaccination, at syempre, aside from the conditioning, yung pagkatari, ay dalawin nyo po ko sa aking gaganapin na 3-day kaking workshop. Diyan ay panalo po kayo. Hindi lang po yan, meron po tayong DVD at libro para po mapatama ninyo ang inyong sistema sa inyong mga manukan. So ito po si Dr. Teddy Tsangko, the Dean of the TJT Cocking Academy, nagsasabi sa inyo, ang cocking knowledge is always an advantage. Till next week, bawal mag-absent.
Good morning, Sabong Nation. Ito na naman po si Dr. Teddy Ranciaco, the Dean of TJT Cooking Academy, na magbibigay niya naman po ng mga golden tips. At ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa pointing. Napaka-critical po itong last 3 days dahil this is the period of rest. So, isa sa mga ginagawa ko po ay, aside from na nakapahinga po sila, ay tinitingnan ko po sila at nililimber ko. Pero bago natin ilimber sila, dapat po ay tinitimbang po natin sila. Ang timbang ay kailangan po ng umaga at yung hapon para malaman po natin ang kanilang fighting weight. What is fighting weight? That is their lowest possible weight at their greatest strength. At kung tayo ay magsasubmit po sa sabungan, ang susundin po natin ay yung afternoon na timbang. Dahil depende po yan kung ano yung start ng derby. Kung umaga, umaga ang ibigay niyo po. Pero pagka usually naman, majority ng mga derbies po ay nagsisimula po ng hapon. So, yung afternoon weights ang kailangan natin. Ngayon, pagka natin natimbang na po sila, kailangan natin ilimber. You have to analyze. You have to observe. No? Kung ano ang nakikita mong droppings, hindi lang po yan. Pati yung kilos po nila. Dahil pagka po nakalimber po sila, ayaw na ayaw ko na magalaw po manok. Kasi ang manok na magalaw po sa limbering pen, sigurado walang ikikilos na maganda po yan sa araw ng laban. Ang ginagawa ko po ay nakalimber and I always check the droppings. This is a little bit wet. If I would gauge the droppings nito, ay medyo nasa, well, not too wet, not too dry. Well, ang moisture po nila ay napaka-importante po during fight day. Pagka kasi too dry ang kanilang droppings, they might cut short. Pero pagka naman too wet, maaaring maging sluggish po manok natin. So, kailangan po ang the moisture and even the droppings, dapat nandun po sa level na not too wet, not too dry, just right. Yan po importante pagka tayo ay tumitingin. At lastly, kailangan po natin makita ang feel. Sa araw ng laban, gusto ko po yung bukang-buka, pero meron po kayo nasasalat na konting pitso. Kasi kung masyado po silang punong-puno, maaari po mag-cut short po yan. Mas maganda po yung meron ka nasasalat na konting pitso on fight day para ang tapon, maganda. So ito, okay ito. I would say, this particular rooster would perform. Well, let's check this bird, no? Natin. Medyo mahilap to, so we have to be careful about this, no? Dahan-dahan po natin. Medyo alerto po siya. Okay? Well, itong malok na to, medyo, well, agitated. Medyo, may tendency manuka, pero kita nyo po, unti-unti natin na-tame, dahan-dahan. Yan ang problema pagka during the last few days, talaga nagpo-point po sila. At may makikita mo, alertong-alerto po manok. Pero slowly, natitame po natin. Now, I would say, isa pa ang importante during pointing, yung paa nila. Kailangan po ay malamig po ang paa. Kasi pagka mainit po ang paa, that only means they gonna be a bleeder on fight day. Isa pa ang napakahalaga po rito sa last 3 days, which is the pointing, ay yung kanilang feed intake. Sa feed intake po, usually pagka day 19, nagbibigay pa ako ng full amount, no? Which is when it comes to cocks, it's 35 to 40 grams. When it comes to stags, well, dapat yan 50 to 60 grams. Okay, so morning, afternoon po yan. Day 20, ganun din po ako sa morning. Whatever you give on day 19, yung amount, still you stick to it, no? Pero, day 20, pero hapon po, ako ay nagbibigay ng 1 3/4 ang amount. Why? Dahil po alam natin na tayo babiyahin na maduling araw. At ayaw na ayaw ko po na hindi natutunawan ng manok
bago natin dalhin sa sabungan. So these are things na you have to be careful. At pagka maganda tunaw nila, that is a very good sign. So habang nilimber po natin nila, mga 5 minutes lang po, all the observations should be done in 5 minutes, no? Kasi kailangan na po natin ipahinga ang manok. Every 2 hours ay binababa ulit natin sa limbering pen. So naka 5 minutes na po tayo. Kailangan natin kunin ulit at ipapahinga ko na po ang manok sa kanilang resting stalls. So nandito na po tayo sa ating mga resting stalls or yung mga folding pens, no? Ngayon, bago nyo ilagay mismo rito, kailangan ay basang-basa na po yung buong paligid. At kung pwede, pati po yung kurtina ay nakabasa na po. At para mawala po ang alimuong o singaw ng lupa. Ang masamang-masama po rito ay pagka po natin nilagay ang manok, nang kakabasa lang po natin ang area o yung cockhouse area nyo, dahil masisira po ang inyong 21 day keep pagka ginawa nyo po yon. So, preferably overnight nga nakabasa na po para stable na po yung temperature. Okay? So, pahinga po natin sila. Pero, take a close look at this, ha. Well, aside from the, well, maganda ventilation, makikita po natin, no? Ito yung likod. Hindi ko po nilalagay ng sagad po doon sa wall. Dahil maganda po yung meron pong ventilation from the back. Of course, dito may ventilation din from the front, no? Maganda rin po sana kung ang kurtina ay medyo slant natin ganito para, well, we can use a string to make the curtains go in a direction na medyo paslant, like a 45 degree angulation. So, nakita niyo po yung procedure, no? Na kung paano natin pinopoint at saka nire-rest ang manok, then we really have to dump them every 2 hours. Pero isa sa mga critical ay yung pag-inom po nila ng tubig. Dahil meron pong water limitation. Walang pinagkaiba po yan pagka magpapa-opera po tayo sa hospital. Sasabihin po ng doktor na no water 8 hours or 12 hours before the operation. Ganun din po manok. So, isa lang ang gusto kong matandaan po ninyo na ang manok na malakas uminom ng tubig on 5 day is a bad sign. Maganda rin, maganda pong sign yung hindi umiinom. So, yan po ang tungkol po sa pointing. So, remember, this is pointing and you have to go straight to the point. Ngayon po, kung gusto niyo pong matuto na mas marami pa po tungkol sa pagpapanalo ng inyong manok, ay dalawin niyo po ako sa aking gagalapin na 3-day cocking workshop. Doon po, madi-discuss po natin dahil tayo'y magkakasama ng 3 days. Ito po si Dr. Teddy Tanchanco, the Dean of the TJT Cocking Academy. Nagsabi sa inyo, ang cocking knowledge is always an advantage. Till next week, bawal mag-absent. Magandang umaga po, Sabong Nation. Nandito naman po tayo para magbigay po ng mga golden tips para makakadagdag sa inyong winning time. Well, ang topic po natin ngayong linggo to ay tungkol po sa mga signs to observe on 5 day. Well, napaka-critical po itong mga signs na to. Kailangan po ito ay pakita po natin on 5 day. Dahil pagka ito ay nagpakita o hindi man, at kung hindi mo makita, ay maaari po ay nasayang po ang ating trabaho from day one. So isa sa mga pinakapunto na gusto ko pong matutunan ng ating mga kasabong nation ay yung kanyang tipo. Well, we don't want them to be very, very tight. Kasi pagka po masyado pong malapad po sila, they might cut short. Tandaan niyo po yan. Kailangan po ay medyo may kaluwangan at maihipon niyo po mismo itong pitso on 5 day. Maganda po yung malapad sila, well, during the entire 21 day keep. Pero pagka papunta na po kayo sa 5 day, dapat po ay nasasalat po natin ng konti yung pitso.
para they would really stretch. Isa pa ho, of course, kagaya ng sinabi ko po sa inyo, maganda po ay malamig ang paa ng manok. Well, itong pagkalamig ng paa po nila ay napakamagandang sign po yan because ibig sabihin po niyan eh, hindi, pati dugo nila eh, hindi po tatagas. Hindi lang po yan. Marami po sa inyo, alam ko, ay nakaka-obserba ng nagsishake po ang legs. Para nanginginig po mismo yung kanyang mga shank, no? Well, that is a very good sign for me. Alam ko, kung ikukumpara mo sa tao, kala niyo po ay, ito po ay kinakabahan. Pero hindi po eh. Sa totoo lang, I like that sign. Bago po mag-shake ang mga legs pong yan, yan po yung mga manok na medyo tinatawag natin, well, crap empty na sigurado, at nandun na po sa punto na malapit na po sila mag-gut empty. Lalo-lalo na po, pagka sinabayan po ng head knocking syndrome, yun po yung parang pumipitik-pitik ang ulo po nila pagka nasa rawedan, napakaganda po yan. No? At pagkatapos po nun, ay mapapansin po natin na kalmado pa ho sila at alerto pagka natin binaba po sa limbering pen. Pagka po natin sila binaba sa limbering pen, na nakita natin kalmado pero alerto, yan ang pinakamagandang sign na gusto ko po sa mga manok. Nakikita po natin, oh, yung manok po, yan, tama-tama, oh, gumigiri. That means he's very happy. And alam na alam po niya na talagang lalaban siya noong araw na to. That is a very good sign. Pero kita niyo, habang lumalayo ko, kalmado po siya at alerto, that is a very good sign for me. Well, tingnan natin ibang manok, ha? Di pa tayo sa kabilang pen, ha? Tingnan natin dito, oops! Makikita po natin mismo, oh, ano napapansin po natin? Mapapansin po natin na yung manok ay hinihingal. Well, there are only two reasons, no? Kung bakit po humihingal ang manok. Isa po ay maaari pong, maaaring marami pong moisture sa katawan nila. Pagka matubig po ang katawan ng manok, hingal po yan. At siyempre, there was a problem when you handled them. So, during these critical days, kailangan po ay, well, you have to handle them gently. Kumbaga, may tender loving care po kayo. Dahil tandaan niyo po, ang manok na nilalaban po natin ay dapat natin tratuhin parang baby. Talagang kailangan po ay careful ang pag-handle po natin. Any agitation, any wrong movements or wrong handling ay magkakaroon po ng problema sa inyong mga manok. Tandaan niyo po, more than 300 beats per minute po ang kanilang puso. At yan po, pagka yan ay na-agitate o sabihin natin na-excite, more than double po yan. So you're talking about more than 600 beats per minute. So pagka-stress po manok, ay alam na po natin kung anong mangyayari niyan. At yan, definitely, makikita natin, pati droppings niya, hindi po magiging firm. Magiging loose po yan, lalabas po lahat. At pati yung kanilang yung kanilang naturalesa, mawawala po. So, tandaan niyo po yon on fight day, pagka po niya pinipick yung feathers niya, at yung kanyang isol, sa taas ng isol, yung pinaka-oil gland po niya. Actually, sa Tagalog po, tawag doon puwel, no? Pagka po siya ay naglalangis na, mapapansin niyo po, that is a very good sign. Dahil tandaan niyo po, ang mga manok na may sakit ay hindi po gumagawa ng ganyang katangian. Ang mga nasa kondisyon lampung mga manok ang nagpapakita ng ganyang klaseng katangian. Lalo-lalo na po pagka yung kanilang langis ay napunta sa mga pisngi. At pagka inakit niyo po sa rueda, naglalangis po ang pisngi ng manok. Naglalangis sa kanyang balahibo, mukha, pati yung paa niya, pulang-pula, pati mga manik, pulang-pula. Those are the best signs on fight day. Alam ko, bitin na bitin po kayo. Marami pa po mga katangian sa totoo lang eh. Pero since we're running out of time, ay dalawin na lang po ninyo ko sa aking gaganapin na 3-day cocking workshop. Doon po ay pag-uusapan natin. All about pointing. Hindi lang po yan. That is only one part of conditioning, which is the, well, my forte. Pero totoo lang po, ay meron pa po tayo mga syllabus kagaya ng breeding, to rearing, to vaccination, medication, at di lang, pati sa pagtatari. So, kung gusto niyo pa hong madagdagan pa, ay pwede pa ho kayong kumuha ng aking DVD on game cock conditioning. May kasama pong libro yan, actually supplemental to the DVD. Yan po ay all about conditioning.
hanggang sa ilalaban niyo po ang mga manok niyo. Hindi lang po yan, meron po tayong DVD at libro para po mapatama ninyo ang inyong sistema sa inyong mga manukan. So, lagi niyo pong tandaan, ito po si Dr. Teddy Tansyanco, the Dean of the TJT Cocking Academy, na nagsasabi sa inyo, ang cocking knowledge is always an advantage. Till next week, bawal mag-absent! Magandang umagang umaga, Sabong Nation. Well, magtataka kayo, nandito po ako ngayon sa bahay ko at may nandito ay naglilimber ako ngayon ng aking manok na dadaling ko po sa aking academy. Actually, I'm gonna give some traveling tips para ho sa ating mga kasabong nation. At dito po, makikita nyo talagang nililimber ko muna dahil ayokong makakuha siya ng mga carabao grass. Ngayon, nato, dali natin to, no? Ito yung selection natin, pakihuli muna. Well, unang-una po mga kasabong nation, pagka natin binabiyahe po manok, either it be a short haul or a long haul, eh talagang hindi natin dapat pakainin ang manok. So whenever you travel, dapat po ay empty. Dahil pagka po ito ay trinabel natin ng may laman ang kanilang butsi, ay hindi na po yung matutunawan at masama na po ang kondisyon nila. So tingnan natin po yung napili na stag na to. Ito yung lemon natin, no? Okay, very good, very good. So, basta importante, ma-burp po natin siya. You know, marinig po natin para wala po siyang gas. So, meaning to say, na talagang empty po manok. Well, this is a nice specimen of an authentic lemon 84. Maganda to na to. So, well, kailangan natin i-prepare yung kahon na paglalagyan po nito. So, na to, nalagyan na ba natin yan ng maraming banana leaves, no? Tandaan nyo, ang banana leaves would act as a shock absorber. Kung pwede nga, mga 6 inches deep eh. At tingnan nyo, nandito yung butas ng ano, ng kahon. Dapat po ay nandiyan po posisyon, no? Game. Tapos ito, sarado po yan. Tapos kung pwede, buntot, nakaganyan. Ito mismong sa may tail part po niya, pwede po ay huwag nating itiklop para free na free po yung buntot. At kung papunta po tayo doon sa kotse, I suppose dapat po yan, eh, ganyan po dapat ang pagdala po. Presuming itong kotse po natin ay kanina pa umaanda, so tama na po yung temperatura niyan sa aircon, ang kailangan pong posisyon ay nakapabalang sa pag-drive po ng mismong nagmamaneho. Dahil po pagka po nag-brakes, medyo mas maganda na babalansi po ng manok. Kasi kung pasulong po, pagka nag-brakes, susubsob po manok eh. At isa pa ang magandang tip dyan, dapat po ay bumahay ng madaling araw para po hindi magulo manok. Kasi kung bumiyahe ka na ng maliwanag na, mas may tendency manok na gumulo. Ngayon, kaya ko po nilagay sa gitna po ang ating ano, we're using an SUV. Tandaan nyo po, pagka SUV po, o kaya sabihin na natin mga pickup, matalbog po pagka sa likod nyo po isasakay ang manok. Dapat po ay nasa gitna. At kung hindi po pantay ang upuan, dapat maglagay po tayo ng cushion. Dito sa likod, dito nyo po lalagay lahat ng mga gamit nyo po. At hindi lang po yan, daladala nyo na po yung feed sa manok at siyempre yung tubig na ginagamit nyo po mismo sa inyong farm. Dahil para hindi manibago po manok, para hindi makainom ng ibang klaseng tubig na makakapagbago sa kanilang kondisyon. So ngayon po ay bumabiyahe na po tayo. Siyempre nakikita nyo po na dahan-dahan lang po yung nagda-drive, no? Kasi bawal yung mga lubak, bawal yung mga humps, no? So kailangan drive slowly at tandaan nyo po, ito napakalaking bagay po ito pagka na-obserbahan nyo po sa sabungan. Pagka po ang kanilang buntot ay bagsak na bagsak, ibig sabihin po niyan ay nahirapan po sa biyahe. So, ano ngayon ang pwede natin gawin para hindi masyado po silang lumikot at masira yung pinaka-tail setting ng manok po, ay dapat po ay ingat lang po sa pagda-drive. At hindi lang po yan, isa pa hong tip ay para ma-relax po manok, pinakamaganda po dito, magpatugtog tayo ng soft music. Tandaan nyo po, ang chickens really respond to soft music, kagaya po ng jazz or violins. Tandaan nyo po yan, makakatulong po yan para medyo kalmado po ang mga manok nyo habang binabiyahe. Dapat po ay tratuhin natin
na pasahero ang ating mga ilalaban ng mga manok sa araw na laban. So, isa pang magandang tip po, of course, yung makikita nyo po, at least one foot po nakabukas po para nag-circulate po yung air mismo doon sa loob ng kotse. Tandaan nyo, importante ventilasyon habang kayo ay bumabiyahe. Always remember, treat them like a passenger. At hindi, tatanda natin na hindi lang po sila ang buhay na binabiyahe po natin. Dapat po tayo mismo, pati yung driver, would arrive safely doon mismo sa ating destinasyon. So, ingat po sa biyahe. At kung gusto niyo pong madagdagan ang inyong kaalaman sa mga tungkol po sa tamang teknolohiya sa pag-aalaga po ng ating mga manok, ay dalawin niyo po ako sa aking gaganapin na 3-day cooking workshop. At kung gusto niyo pong madagdagan lalo na, ay meron po tayong DVD on brooding to boarding at pati on rental conditioning. Kasama po yan, libre yan. So, ito po si Dr. Teddy Tanciaco, the Dean of the TJT Cooking Academy, na nagsasabi sa inyo, ang cooking knowledge is always an advantage. So, till next week, bawal mag-aksyon. Mission nyo. Ngayon, magkakaiba lang po, no? Kasi meron pong nag-hack fight at meron pong nagde-derby at meron pong mga late fights at early fights. Ito po ang guiding principle nyo po. Pagka ang laban nyo po ay tanghali, dapat ay magbigay lang kayo ng 1 teaspoon in the morning. Nung mismong mixture na yon, para tamang-tama pagdating ng tanghali hanggang hapon, pointed po manok ninyo. Ngayon, kung lumalaban po kayo ng mga bandang gabi, ay dapat magbigay po kayo ng at least 1 tablespoon po sa mga ating mga manok at pwede na lang kayo papitik-pitik na lang po ng bananas o saging saba para po ma-maintain yung moisture nila. Pero doon sa mga lalaban po ng kinabukasan, ay meron dapat na pagtatansya. Kaya nga, importante po yung fight schedule. Ito pa ho ang aking bibigay na tip, no? At let this be a rule of thumb. It is better to underfeed than to overfeed on fight day. Kaya pagkapuno na po butsi ninyo, wala na po chance yan kung hindi nandyan na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na wag kayong magfa-follow up feeding in the afternoon hanggang hindi nyo nakikita ang inyong fight schedule. At hindi masama na hindi muna sila pakainin at ang pang-maintain nyo lang po ay papitik-pitik lang kayo ng sangi saba. Ngayon, aside from the carbo loading po na pinag-usapan natin, pag-usapan naman natin yung proper way of resting your rooster, no? Ito po ang pinaka-critical. Ito na yung tinatawag natin pointing period. So, starting day 18, nililimit ako na po ang mga pag-inom po ng aking mga kinokondisyon na manok. So, binibilang ko po yan. At let this be a rule of thumb ulit, no? Na ang manok na hindi masyadong umiinom ng tubig, sigurado nasa kondisyon yan. Dahil ang malakas uminom ng tubig ay sigurado may problema po ang ating mga manok. At maaring nasa may tendency po ma-off, no? Ngayon, mapunta tayo sa mga ginagawa, the do's and don'ts, no? Pagdating po sa day 18. Pagka ko po nilalabas ang aking mga manok, no, ayoko na po na nakakakain, nakakatuka ng carabao grass. Kasi hindi natin matansya, masyado na natin nililimita, pati yung intake nila, pati water, pati food. Now, all of a sudden, they would be hungry and they would try to peck on the carabao grass. We don't want that, no? So, minsan sa sobrang gutom nila, baka kumain ng napakaraming grass. Kaya dapat po yan ay nakamating po yan. Day 18. At kalahating araw sila nang pwede sila mag-enjoy ng morning sun. At pinapahinga na po natin yan pagdating ng hapon. At lalabas ko na lang po yan as 4. At maganda pa rin po na hahamugan ang mga manok pagkagabi. Word of precaution, no? Tandaan ninyo, pagka pinapahinga nyo po manok sa gabi, ay bawal na bawal po yung malakas ang ihip ang hangin. Kung hindi, hindi po kikilos ang manok ninyo kinabukasan pagka nabugbog po ng hangin ang manok. At ganun din po yun, yung naulanan po ay hindi rin po tama. Di bali maulanan mga first few days.
Pero yung malapit na po ang araw ng laban ay bawal na bawal po. Lilimitahan. Yan po ay kinokontrol po natin. Ngayon, day 19, half day din po ang aking ginagawang pagpapahinga. At dito, hinahanda na po mismo yung mismong ating pahingahan. At ito, day 18 pa lang ay dinidiligan ko na po ang buong area. Kasi napakahirap po magpahinga ng manok. Pagpasok mo sa kwarto, maaamoy mo yung singaw ng lupa. Kaya mas maganda na nga po yung dinidiligan na yung buong lugar. Ha? Para maging stable na po ang temperatura doon mismo sa cockhouse ninyo. Kasi pagka ito po ay sumingaw ang lupa, nasira po ang trabaho nyo from day one. No? At ano mangyayari? Sigurado off ang manok nyo, lalo pagka humingal na maputi pa ang kanyang pisngi. Ibig sabihin, na-off na po ang manok ninyo. So pagdating po ng 28th day, ito po ang tinatawag nating yung pinaka-blackout day. Kasi binabasa na po natin lahat ng paligid ng pinagpapahingahan po natin. At mas maganda yan, pinapahinga natin sa ilalim ng puno, no? Para sariwan-sariwa at preskong-presko. At tandaan niyo po na ang kanilang hapunan ay kailangan nandoon po. Pero gusto ko po kayong bigyan ng tip. Ito'y dapat nilalabas natin every 3 hours kasi may mga manok po na hindi po umiipot once na nilagay natin sa kulungan. At pagka hindi po natin nilabas ang manok within 6 to 8 hours, ay sigurado constipated po yan. Kaya nga mas maganda po yung nililimber natin every 3 hours. At hindi po makakabawas yan sa kanilang kondisyon dahil nakakapag-loosen up po sila. At mas maganda po ang kanilang magiging pangangatawan. Dahil nakakapagdumi pa sila, ang metabolismo nila ay tuloy-tuloy. At pagdating po ng day 21, ito po yung tinatawag natin fight day. Ganun pa rin po yan, additional day na blackout day ang tawag ko dyan. Additional rest yan, nanasabungan. At ito po ang dapat nyong gawin. Huwag na huwag nyo pong dadalhin sa sabungan na may laman po ang kanilang butsi. Dapat pagka po kayo nag-travel papunta sa sabungan, ay dapat walang laman ang butsi. Ngayon, sa pagpapahinga po doon sa sabungan, I would suggest na kayo po ay pumunta sa sabungan ng one day before para mapili kung ano magandang kakaos. Huwag kayong mamimili na malapit po sa comfort room. Huwag po rin kayong mamimili na malapit sa kusina. O doon sa mga nagpapausok, bawal na bawal po yan sa manok. Mas maganda pa nga, pumunta kayo ng tanghalin tapat. Kasi pagka tanghalin tapat, makikita nyo ang pinakamainit na kakaos. Doon kayo hindi tatapat. Dahil sigurado, kung ano yung tinatama ng araw sa tanghali at hapon, yon ang delikadong lugar. At doon kayo puposisyon sa hindi tinatamaan para mas komportable ang pahinga ng manok nyo. And in order for you to win a battle, kailangan talaga may konting ino-organize nyo po ng ganon. One day in advance ay nilinisan na po at diniligan na po ang kakaos dahil doon na po lahat nakasalalay, lahat ng trabahong ginawa ninyo from day 1 up to day 21. Kung magta-target po kayo ng inyong fight date, no? Fight day mismo, ay dapat po meron po kayong planner. Yung mismong buwan na monthly planner, no? At kung ang laban ninyo ay 22, pabalik niyo po, no? Na tatansyahin hanggang makuha niyo kung ano yung first day nung pinaka 21 day keep para you would know when to start your 21 day keep. Ngayon, assuming na magsisimula na po tayo ng ating 21 day keep, dapat po to ay na-deworm, na-delouse na po natin. At hindi lang po yun, no? Pati battle cream ay nagawa na po natin. Ang masamang practice po, yung kalagitnaan po ng keep ay bigla na lang po ninyong pinutulan at hindi sila sanay. Tandaan nyo, feathers are their natural protection. At yan, pag kami tinanggal kayo bigla, ay maaari pong mawala sa balanse po manok natin. Kaya dapat umpisa pa lang, ay dapat tinitrim na po yan. Pati po ang kanilang tahit. At ang pagputol po ng tahit ay dapat bago magsimula po day 1 para hindi na po manakit ang kanilang mga bias. Tandaan nyo na medyo may recovery yan ng mga at least 3 days bago talaga mawala po yung pain. Dapat ay at least
Pinutulan nyo na po ng medyong may kaliitan kasi humahaba pa ho yan pagka 21 day camp. At ang unang-unang mahihirapan po dyan, yung ating mananari. Assuming lahat ay nagawa na po natin, so we will start our 21 day camp.